So welcome to my YouTube again. So for today, nandito kami ngayon sa ano na naman to? Kila nanay. So ibablog natin si Mother Earth. Kasi kailangan pwede may vlog. Bukas may vlog na naman kami. Yan, so like a Hellcat. Dati nung wala pang internet, halos dito ako halos nandito ako araw-araw ganyan. Kasi nga walang internet sa bahay. Pero so ngayon may internet na. So doon tayo kumikita sa internet natin. Kaya kailangan natin noon. So nandito si Mother Earth. Nandito si Mother Earth, ano? Ipakilala mo si Nanay. Si Nanay Penny. Si Nanay Pet, ano? Pag nagano siya, pag na, may nagpapahilot, Nanay Penny. Si Nanay kasi manghihilot siya ng mga bata. Pagaling. Kaya siya ay pumunta kay Nanay Penny. Ang pinakalibangan niya na talaga dito is yung tahian niya. Tahian, yes. Lahat. Wait lang. Ayan, si Mother Earth, si... Ayan, si Nanay. Si Nanay. So, ano yan? Everyday yan nagtatahi kasi yun talaga yung libangan niya. Minsan may nagpapatahi sa kanya. Magkano patahi sa yun ay yung ano lang, pabawas, pabaston kunwari ng ano, ng... 50, 50. Ayun. 50. Papabaston lang siya ng pantalon. Ano lang itong babae. Ayun, tapos ano, 20 pesos lang yun kada isang ano na isang pantalon. O diba ang mura? Ganun talaga. Pambili lang ng kape. Pambili ng kape. Pambili ng asukal. O diba? At least kahit nandito siya sa bahay, kahit papano, kumikita siya. Ayun. So yun ang libangan niya. Ilan taon ka na nanay? 71. Oh, 'di ba? Sa edad na 71, malakas pa ang ating Mother Earth na lola. Yan. So nandito siya palagi. Yan. Magkalapit lang kami ng bahay. Yung bahay namin ay doon lang sa kabila. Tapos pwedeng-pwedeng pumunta rito. Sa kabilang bahay lang. Tapat lang din, pero medyo konti din sa orong. Yan. So ayun na, ano bang ginagawa mo ngayon? Nagre-repair ng mga punit ng mga apo ko. Kadalasan ginagawa niya yung ano, magre-repair siya ng mga damit ng bata. Yun. Mga damit ng mga apo niya, mahal na mahal niya apo niya, ganun. Mga punit nila lahat. Mm-mm. Tapos, minsan gumagawa yun ng mga dress, ng mga chikiting. Mga chikiting niya, mga apo niya. Yun. Pakita mo yung tinahe ko. Katulad neto. Yan, katulad niyan. Ano, madalas tahian niya ng ano yung ano mo, tinatay sa ni nanay? Yung mga damit at short. Yung mga damit at short, madalas yung tahian ni nanay. Lalo na sa mga babae kasi nanay mahilig siyang mag tahian ng pang babae. Ano, nay? Yung mga dress. Yun, so yan. Yan si Mother Earth. Everyday yan, ganyan. Nandiyan siya sa makina niya. Pag napagod ako, higa. Pag napagod, higa. Nandito siya, oh. Yes. Nandito lang din. Kalapit lang din ang higaan niya yung makina niya. Kasi hindi na siya pwede dun sa taas. Dati dun sila sa taas ni tatay. So, ngayon, nandito na siya kasi nahirapan na siyang magpaakyat baba. So, oh, ano masasabi mo na sa mga viewers? Kung maging inspiration nyo ako, ang aking libangan, manahi, ng mga punit ng mga apukot manugang. Inspiration ka naman namin eh. Kaya nga gumagawa kami ng raan para umangat tayo. Ayun. Kayo ang aming inspiration. Ano masasabi mo? Nga natin magsusumika para sa ating sarili. Mm-mm. Kahit ako, matanda na ako, hindi ako na umaasa sa mga anak ko. Ano mapapayo mo sa mga bata ngayon?
bilang nakakatanda at marami nang naranasan sa buhay. Ang mapapayo ko lang, huwag mag-aral mabuti at huwag maging yung pasaway. Mag-aral silang mabuti dahil para sa kanila yan. Para sa future nila pagdating ng oras, matanda man sila o bata, darating ang araw na kailangan nila yan sa kanilang pamilya. Magsusumikap sila. Huwag silang tumambay. Dahil minsan, ang pagtambay, yan ang napapahamak ang isang tao. Dito lang kayo, magtrabaho, magsumikap, kahit anong trabaho, basta kahit mabigat, basta pagkakitaan ng pera. Sa buhay mo, ano yung pinaka mahirap na nangyari sa inyo ni tatay? Ako? Nung namatayan ako ng dalawang anak. Ay, si Tita Maya at si Tito Aye. Walang may tumulong sa amin, pari kami lang mag-asawa, galing sa ospital, kami lang, bit-bit ko, 3 kilometrong nilakad ko, para lang makauwi sa bahay. Pagdating ng libing, dalawa rin kami mag-asawa ang nagbit-bit ng ginawa niyang ataol. So, naging inspirasyon ko yan para magsumikap. Hindi ko pinaranas sa mga anak ko. Lumipat kami ng Maynila na naging lahat ginawa kong paraan. Kasi kung sa probinsya lang, hirap ang buhay. Dito kasi sa Maynila, talagang pag madiskarte ka, kikita ka. Kikita ka, ultimo talbos ng kamote, pwede mo ibenta, gamitin at... Kasi po, since birth, ay mga... Sino ba yung pinanganak mo dito, Nay? Wala, no? Wala. Mga apo na. Lahat. Mga apo na yung nagsibol dito, no? Mm-mm. Yun, yung panganay na apo ni nanay, dito na siya pinanganak. So, simula sa panganay na apo, dito na kami tumira. Yun. Ilan taon na kayo dito, Nay? 38 years. Hindi, anong taon? 1983. So, sila yung pinakaunang tao dito. Talahib pa ito. As in, sila yung pinakauna. So, yung lupa na to is sa kanila lahat. Tapos, mga nagpupuntahan lang. Tapos, kapag pinainom ang lolo, meron ka ng isang lupa, pwede ka na tumara dyan. Ganun kabait ang lolo at lola namin. Painumin nyo lang ng alak ang lolo. Magkakaroon ka na ng lupa dito. So, ang nangyari ngayon, kami nawalan ng lupa. Hindi rin. Kanya-kanya din silang ibinigay, inilaan para sa kanila. Kaya sabi ng tatay nila, ng lulo nila, pagyamanin nyo, huwag nyong ibinta. Kasi, mahirap mangarkila, magbayad ng tubig kung wala kang sariling income na malaki. Dito sa Maynila, bawat kilos mo, pera ang kailangan. Pero sa simula't simula, sa inyo tong mga lupa dito, no? Oo. As in, kasi ano pa to? 1,005 square meter to per 100 per square meter. O di, 15 lote. Mm-mm. Pero hindi kami nagkapira. Kasi sobrang bait nila, promise. Ang bait po ng lolo at lola namin. Parang bibigyan nyo lang sila ng... ang lolo ko, bigyan mo lang siya ng alak, ganun, painumin mo lang siya. Gin. Yun. Gin bulag. Nabulag siya. Nabulag siya ng gin. Tapos, ayun. Ayun, magkakaroon ka na ng lupa kahit saan mo gustong tumira. So, nagkalupa naman kami. Nagkaroon naman kami ng mga lupa dito. Tapos, ayun nga, hanggang sa dumami na dumami. Nag-angkinan na lahat, inangkinan nila, ganyan. Kami ngayon ang nila kami kilala. Ganun pala talaga,
once na natin lulungan mo ang isang tao, at nagkaroon na ng yapak maglakad, wala na. Parang wala ka na, no? Iiwan ka na na parang tae. Wala ka ng halaga, wala ka ng ano. Kahit mo... nanay talaga at ang lolo. Yan, sila nagsikap dito. Sa floodway, sila unang tao dito. Talahid pa ito. Ginagawa pa yung ilog. Marami kayong ano, no? Marami kayong tanim? Ano yung mga tanim nyo dati? Pichay, kinchay, kina, mustasa. Tapos, mga kamote. Talbos ng kamote, okra, ng kamuting kahoy. Basta sa lahat ng gilid, may kamuting kahoy. Ayun. Kasi para ano dito eh, parang ano na yan, no? Parang bundok. Bundok pa. 1983, ano? Dito na sila nag... Si Aquino. Si bumaba si Marcos, nandito na pala. Sorry. So, kaya... Ito ang sinaunang tao ng floodway, si Felicidad Toribilla and... Felicidad Toribilla. And? Mariano Toribilla. Tatay ko na. Ang lolo. The queen, the king and queen. Here in Planters. Kung dumami ang tao dito na hanggang ilog, dati-dati, ang tao dito, kami-kami lang. Lahat ng tapat namin, may kangkungan, may talbos ng kamuti, lahat may gulay, amin yun. Lawak ng lupa nila dati, lawak dito. Sabi. Sa ilog kami naglalaba. Tapos yung ilog daw, ano pa yun? Ano na yun? Dinadaraga yan, gawa lang yan, hindi yan tunay na ilog. Para siyang sapa. Kailangan lang kami ng balsa para sa paglalaba. Ayun yung provincial style talaga. Pero ngayon, grabe, halos wala ka na makitang bakanting bahay, no? Puro lang mga mayayaman tao dito. Mayayaman kami lang yung mahirap. May maraming lupain dati. Yun pa yun. Malayo kami sa ospital. Ang ospital nandun pa sa may bagong ilog, sa Pineda. So pag may mga anak dito, akong nagpapaanak, bibigyan lang ako limang piso, okay na sa akin yun. Yun. Awa ng Diyos, 72 perso na nabata, ang pinalabas ko, 72 pieces na nabata ang pinalabas ko, ako rin ang ninang. Ngayon, boring din. Yan ang buhay ng aking Mother Earth. Kaya, laking inspirasyon namin yan sila. Grabe. Sila yung inspirasyon din namin, kaya... Basta sinasabi ko lang sa kanila, magsumikap na umangat, huwag nila kaming tularan, na aping-api kami, tumira kami sa tabing kalsada, dahil sa wala kaming matirhan, nagkubo-kubo kami sa tabing kalsada. Pinalayas kayo, nunay? Nakamag-anakan niya dati? Pinalayas kami. Dahil siyempre, iba na rin yung may marami kang anak. Nag-aaway-away sila. So, para walang dulo, tumira kami sa tabing kalsada. Ayun, naranasan nila. Hanggang sa nabigyan kami ng pwesto ni Mayor Caroncho. Si Caroncho pa ang ano sa Pasig. Ang mayor, nalipat kami ng Matansya sa kagustuhan namin na maka... hanap ng mapagtaniman, umakyat kami dito. Bundok. Bundok tawag dito noon. Pinalayas sila, kaya parang para sa amin ang sakit nun, di ba?
para sa amin na hindi namin nakita, pero naririnig namin. Kaya ganito, nagsusumikap kami para hindi na it mangyari yun. Kung ikaw makakaranas na, syempre ang sakit nun. Pero hindi naging hadlang yun. Yun ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon namin mag-asawa. Na para ang mga anak namin makatapos. Kung may anak akong tapos ng sa PMI, Marine Transportation, may anak akong nakatapos sa Commerce, na ngayon nasa Palenque na nagtatrabaho. Ayaw niyang mangamuhan, ayaw niyang magkaroon ng amo, kaya nagkaroon kami ng pwesto sa Palenque sa pamagitan ng pagtitinda ng pitsay. Lumaki kami sa sikap nila sa Palenque. Kaya yung Palenque, sobrang laking ano sa amin nun. Utang na roon. Hi guys, so ito na po. Tapos na po yung pagbablog natin. So maikli lang po yun. So sa mga viewers namin, sana ma-inspired kayo or... So sabi mo, mag-end na tayo ng ano, vlog. Pag sumikap lang, sa halip na tumambay, gumawa ng paraan para kumita. It's a process, Nay. It's a process. It's a process. Nasa proseso pa tayo. Diba? Yeah, guys, maraming salamat. Sana ma-inspired kayo. Sa mga na-inspired man kayo, maraming salamat. Pero kung hindi, maraming salamat pa rin. Go lang tayo. Continue. Sabi nga eh, diretso ka lang sa goal mo. Diretso lang, diretso lang. Pabunggo ka man, diretso ka pa rin. So, thank you so much. Gusto kong makita si Japper Sniper. Oh, inspiration ko yun. Pinapanood niya kasi yun, si Japper Sniper. Oo. So, gusto makita ng nanay ko. Talagang kahit ganyan yan, pag tumawa yan, nalilibang ako. Parang si Tito Jeff kasi, si Japper Sniper. Nalilibang ako. Makulit na ano, Joker, gano'n. Tsaka matulog, Jeff, yung anak yung bunso. Yun. So, dito na tayo nagtatapos. Sa aming vlogs, thank you so much for watching. Please subscribe and click the tiny bell para palagi kayong update sa aming video! Yes! Bye! Kamanina pa kayo ng vlog? Yes, sobrang laking utang na loob sa amin ng paling. Ang buhay ay isang parang halaman. Nabubuhay sa lupa at tubig. Tumaan man ang bagyo at tag-init, nananatiling nakatayo at matatag. Parang buhay ng tao. Marami mang pagsubok ang dumating, nananatili at nananatili pa rin tumatayo. Sa kabila ng mga problemang pinagdaanan at hirap sa buhay. Kung iisipin mo yung mga pinagdaanan nila sa buhay, siguro may isip mo na sila na yung mga pinakamayaman na tao dito sa lupa. Sa dami ng kanilang napagdaanan, hindi man sa salapi, kundi sa mga experience na hindi mo akalaing kakayanin nila. Habang nakikinig ako sa mga kwento nila, hindi ko maiwasang hindi magkaluha at imagine kung ako yung nandun sa katayuan nila. Kaya sobrang proud ako sa Tatag at Tibay niyo. Isa kayong ehemplo ng isang tao na ginagawang inspirasyon. Kaya salamat sa lahat ng mga sakripisyong nagawa niyo para sa amin. Wala man kami sa sitwasyon na yun, pero alam namin yung hirap at pinagdaanan niyo. Kaya salamat, Nanay, Tatay, Mama at Papa.